Oras na magsimula na ang araw-araw na water interruption sa pulang maraming negosyong umaasa sa tubig. Kabilang ang mga karinderya at car wash na baka raw mauwi sa pansamantalang pagsasara. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Handa na ang mga drum ng tubig sa karinderya ni Mang Gary sa Malate, Maynila. Pati mga styrofoam at plastic na kutsara tinidor para bawas hugasin. Kabilang kasi sila sa higit 600,000 Maynilan customers na mawawala ng supply ng tubig simula Miyerkules dahil yan sa bawas sa tubig na inilaan para sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, bunsod ng mababang antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay Mang Gary, sa 2 dekadang itinatakbo ng kanyang negosyo, alam na niya ang gagawin kapag walang tubig. Pagdating ng alas plus namin ng alas 8 hanggang gabi na mag-ipon na kami yan para kinabukasan may magamit na kaming tubig. Sa car wash na ito, naka-standby na rin ang mga nagtatangkarang drum. Kada isa, kayang maglinis ng 3 sasakyan. Pilit nila itong pagkakasyahin kasi pag nawalan sila ng tubig, magsasara sila para sa araw na yon. Kailangan natin magtipid. Magbawas tayo ng paghuhugas. Mga tangke naman ang pambato ng water station na ito sa nagbabadyang service interruption. Sapat daw ito para maitawid ang buong araw na operasyon. Dahil may water interruption, nauuso ang bentahan ng drum sa Marcos Highway sa Pasig. Halos hindi na makita ang bahay ng dealer na si Roland. Hanay-hanay kasi na drum, galon at timba ang nakalinya na sa labas. Karaniwang mga taga Quezon City at Cavite raw ang parokyano nila. 180 pesos ang pinakamura nilang lalagyan na kayang mag-imbak ng hanggang 20 litrong tubig. 1,300 pesos naman ang benta nila sa asul na drum na hanggang 200 litro ang kaya. Ang presyo pwede pang tumaas depende sa supply, lalo't important ang mga ito. Magmamahal po ito kapag ka-supply namin sa mga dealer na din kinukuha. Sa ibang bansa po ito, China, Korea, Europe, USA, ganun po. Sa gitna ng mga paghahanda, umaasa naman ang MWSS na maaantala pa ang simula ng water interruption kahit may El Nino. Yan ay kung may ulan naman ay pwede naman ma-extend yung start po ng interruption natin by Friday. Si Senator Grace Poe sinabing hindi katanggap-tanggap ang madalas na water interruption ng Maynilad. Dapat daw namuhunan ito para sa pasilidad at pagkukunan ng supply, hindi yung aasa lang sa ulan at isisisi sa angat ang kakulangan sa tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.